Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Former longtime IBF Junior Bantamweight Champion Jerwin Angkajas, aminadong nag-iiba ang laro kapag nasa ibabaw na ng ring. Natanong si Jerwin sa isang interview kung bakit mabilis na siyang mapatamaan mula nang matalo siya sa Argentinian boxer na si current IBF Junior Bantamweight Champion Fernando Daniel Martinez. Ayon kay Jerwin ay maski siya ay hindi niya rin maintindihan ang kanyang sarili at hindi alam ang dahilan kung bakit mabilis na siyang patamaan. Matatandaan na kamakailan nga ay natalo si Jerwin sa kamay ng kapatid ng monster ng Japan na si WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue via knockout sa round 9 at ito ay sa pamamagitan ng isang body shot. Sinabi ni Jerwin na kahit siya ay napapaisip din kung bakit ito nangyayari. Kung sa sparring naman daw kasi kahit sa national team ay nagagawa niyang dumepensa at makailag sa mga patama ng mga kasparring mates. Ngunit kapag nasa totoong laban na daw siya ay tila ba nawawala ang kanyang boxing skills. Ginamit din ni Jerwin ang termino na nabobobo siya kapag nasa totoong laban na. Maganda naman daw ang naging takbo ng kanyang training at conditioning, ngunit kinakapos lang daw talaga siya ng talino sa ibabaw ng ring. Ang masasabi ko dito mga trops ay kahit bumaba ang tingin ni Angkajas sa kanyang sarili ay mabuti pa rin ito dahil alam niya at aminado siya sa kung anong pagkakamali niya habang lumalaban. Dahil dito ay mas madaling maa-address ng kanyang team kung ano ang dapat i-improve sa susunod niyang mga laban. Patungkol naman sa boxing IQ at diskarte kapag nasa aktwal na laban na, ay sa tingin ko ay dapat magmula ang tulong na ito sa mismong head coach ni Angkajas. Dahil nabanggit nga niya na talagang nawawala ito kapag nasa totoong laban na at syempre focus na rin ni Jerwin sa kung anong instructions ang ibibigay sa kanya ng kanyang corner. Nabanggit na rin po na balak na ng head coach ni Jerwin na si Joven Jimenez na bumaba sa pwesto bilang kanyang head coach at magsisilbing manager na lamang ito. Sana ay makahanap ang kanyang team ng deserving na head coach na makapagbibigay sa kanya ng mas marami pang panalo at hopefully isang world title belt. Sa kabilang banda naman po ay naglatag na ng balita ang right hand ng MP Promotions President Sean Gibbon sa Pinas na si Mark Yao aka Silver Voice ay sinabi nito na ang susunod na Pinoy na sasabak sa isang world title shot ay ang number 2 bantamweight top contender sa WBC na si Vincent Astrolabio. Dahil nga po sa panalo ng dating top 1 contender na Hapon na si Junto Nakatani kontra sa nooy may hawak ng WBC bantamweight belt na si Alejandro Santiago ay nakuha na nga ni Nakatani ang world title belt na ito. Dahil dyan ay next in line na ang ating kababayang si Astrolabio bilang challenger sa WBC belt. Wala pang opisyal sa kung kailan planong ganapin ang laban, ngunit kung gugustuin kasi ng kampo nila Sean Gibbons na ipush ang route na ito para kay Astrolabio, ay napakadali nitong maikasa dahil na rin sa influence na meron ng isang Gibbons.